Hello everyone! Welcome po muli sa aking YouTube channel. Yan, bago po ang lahat, syempre, invite ko muna kayo na mag-subscribe sa aking channel para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. At kung nakasubscribe ka na po, huwag mong kalimutan na i-click na rin yung bell button para updated po kayo sa mga videos nga po na i-upload ko. Yan, paulit-ulit para laging matandaan. Yan. Ngayon nga po, ang daming gumagawa ng Reels. Bakit? Kasi madali siyang ma-monetize, madali siyang maabot. Yan. At talagang, ang kumbaga naging libangan na yung paggawa ng Reels. Kasi at the same time, kung kita ka, ganun din, magag-enjoy ka sa paggawa mo ng content. Ano-ano yung mga content na ginagawa? Pwede kang magluto, pwede kang mag-exercise, pwede kang mag-travel-travel, pwede kang ganito, mag-tutorial. Yan, kung ano yung sinisigaw ko noon ng iyong puso, yun ang gawin mo sa paggawa ng iyong Reels. At yan, maikwento ko po kung paano ako nagkamero ng ads on Reels. Nung bago-bago pa lamang po ako, kasi syempre hindi ko alam na yung Reels ay pwedeng kumita. Kaya, kumbaga kung ano na lang yung ma-upload ko, at saka nilalagyan ko siya ng mga music, tapos hindi ko kasi iniintindi yung mga yung community standards. Hindi ko rin iniintindi yung mga maaaring maging violation kasi hindi ko naman siya masyadong pinagtutuunan ng pansin. Ang ginagawa ko lang, gumawa ng video sa Reels. Kasi hindi ko nga po alam na kikita sa Reels. At yan, nung malaman ko na pwede palang kumita sa Reels, ayun, ginawa ko na po ang lahat para magkaroon ako ng ads on Reels. Ano-ano yon? Una nga po, nilinis ko siya. Inalis ko yung mga videos ko na merong mga music na alam kong may copyright. Kasi minsan nga po, minumute ni Facebook yung aking video na may music. Yan, inalis ko po yun, yung mga videos na yun, kahit na po yun ay pinagkakaingatan ko, pikit mata ko siyang inalis. Ganun din yung mga post, yung mga status na parang kinopy-paste po lang, inalis ko rin po yan kasi sabi nga po sa monetization policy, dapat original yung content mo. Yung pong paggawa ng post, yan po ay content din. Kahit po yung mga pictures, content din po yan. Kaya inalis ko po yung mga pictures na talagang hindi akin. Yung mga kinuha ko lang sa Google, yan yung mga quotation, hindi naman ako ang gumawa. Pinagbubura ko po yan. Talagang nilinis ko po yung aking mga videos, mga status, yung mga posts. Pinag-aalis ko po talaga yung hindi sa akin. At yun, at simula noon, ang ginawa ko na po, gumawa na po ako ng sarili kong content. Original content, iniwasan ko po ang maglagay ng music. At kung gumawa man po ako ng may music, doon po ako kumukuha sa business suite, doon po sa sound collection, para kung gusto kong lagyan siya ng music. At yun nga po, sa loob ng isang buwan na malinis ko yung aking mga content, nagkameron po ako ng ads on Reels. Yan. Kaya dapat, kailangan po natin sumunod sa mga policy ni Facebook. Yun nga po, community standards, monetization policy. At yun nga po, alisin natin lalo na nga po yung mga music na merong copyright. At saka yung sinasabing may watermark. Yan. Iwasan po natin yung isama sa ating mga content dahil ayaw po ni Facebook ng may watermark. Yan. At yan po, nagtuloy-tuloy, nagkabero po ako ng ads on Reels at sa ngayon ay ano na po siya, nag-run na po yung revenue niya. Yan, kung gusto niyo po na kumita kayo sa inyong pag-reels, sundin po natin kung ano man yung gusto ni Facebook. Pagbasa po tayo ng kanyang mga monetization policy, mga community standards, para po makaiwas tayo sa anumang violation. Yan, yun lamang po, may babahagi ko sa inyo para mas ma-enjoy natin yung paggawa ng Reels ng ating mga videos sa Facebook. At the same time, nag-enjoy ka na, kumikita ka pa. Yun lamang po at yun po, happy watching po sa inyong lahat at enjoy lang po natin ang paggawa ng content. God bless!